Abangan po natin dito sa may drain hose kung may lalabas pa. At yun nga ho. Bali, wala na siyang leak, no? Pwede na natin siyang gamitin. Hindi na siya mauubusan ng sabon. Hindi na siya mawawala ng tubig habang tayo naglalaba. Okay mga bro, sa video ito, gagawa tayo ng washing machine. At good day. Meron ditong washing machine na kung saan ang sira ay nagli-leak sa kanyang drain valve. Yun nga ho, habang siya'y nakawash, bali nauubusan siya ng sabon, ng tubig. Yun nga po, tinetesting natin ano, kung may lalabas na tubig sa kanyang drain hose. Yan po, naka wash tayo at yun nga ho, yun, may leak. Kung makikita natin, may konting tubig na nalabas. At yan po ay hindi normal kasi mauubusan tayo ng sabon habang gumagana yung ating wash. Yan po ang ating gagawin ngayon. At samahan nyo lang ako at panoodin hanggang sa uli kung paano natin ginawa. At para ma-share ko rin sa inyo. Taposin nyo lang ho yung video. At ngayon nga ho, tinanggal natin yung dalawang screws niya. Bali, magpo-focus lang ho tayo dito sa drain valve. Bali, simple lang ho itong ating gagawin, no. Bali, malaking bagay rin kasi kung dadalhin pa natin sa technician ay hindi naman siya ganun kahirap para ayusin. Para tingnan, lalo pat madali kung i-access yung kanyang drain valve. Pwede naman ho nating i-DIY ito kasi napakasimple lang. Pero kung ibang klaseng trouble na, pwede na ho nating dalhin yun sa iba. Sa technician ho. Kasi kung related na ho sa mga motor yan, pwede ho natin yung dalhin at baka kasi lalong masira pag tayong gagawa. Yan nga ho, binuksan natin at yan nga ho, meron nga ho siyang mga dumi. Bali po yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng leak. Ito po yung kanyang pinakagoma na tumatakip dun sa drain valve natin, no. Meron po siyang spring. At yun nga ho. At yun nga ho, bali may dumi na umuukupa ng space. At yung space na yun na crenate nung dumi ay nagsisilbing daanan ng tubig kaya siya natatapon. Bali, ang gagawin ho natin ay kukunin po natin yung mga dumi, lilinisin po natin nang sa ganun maisara po nung ating valve, drain valve, yung pinakadaanan niya. Yun nga, tinatanggal natin yung dumi. Ito ay simpleng-simple lang naman at kaya nating i-DIY. Wala naman po problema kung i-DIY yung mga gantong klase. Kasi 4 screws lang ho naman ho siya. At yun nga ho, tinanggal natin yung mga dumi, no. Bali ho, may mga himulmul siya na naka-ukupa dun sa loob.
Iniipit po kasi ng ating goma yun eh. Na itinutulak po nung spring. Ngayon po, hindi niya na maipit, hindi niya na masilgawa ng may nakapwestong dumi. At yun po yung dinadaanan ng tubig. Simpleng-simple lang, hindi naman o mahirap tanggalin. At yun nga po, meron pang konting natitira sa taas. Bali, ang gagawin po natin dyan ay sa taas po tayo pupunta at tatanggalin po natin yung pulsator. Yung pinaka naiikot po. Yan, i-unscrew natin yan. Doon po kasi natin sa itaas kukunin yung natitirang dumi. Mga himulmulang damit. Nalusot rin po dyan yung mga barya. Minsan no, barya ang makikita natin. Na nakaipit siya doon sa pinakagoma ng drain valve. Hindi siya maitulak ng spring. Gawa nakapwesto na siya doon at yun nga ho, yun yung nagsisilbing daanan yung space na yun na ginawa nung mga bara. Yan nga po, tatanggalin natin yan, mga duming yan, pati ano sa ibabaw. Meron pa kong dumi dyan. At bali, ganun lang naman po kasimple yan. At yun nga, kung kayo po ay interesado sa mga ganitong klase ng video, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. At malaking tulong na po yun sa ating channel para tayo mag-grow at makapag-share pa ng mga ganitong klaseng video. Yun nga po, no, nakuha na natin yung mga dumi. Wala na po yung mga dumi dyan. Bali ho, ibabalik na natin yung pinaka yung goma niya yung naglalak sa tubig. Okay po naman po siya, hindi ho siya sira, kaya pwede pa. Bali nagka-problema lang dun sa bara. Yan nga po, sa paggabit po natin yan, pagbalik po natin, bali i-prepress natin yung spring sa pamagitan ng pagbatak ng cable, saka natin ibabalik sa kanyang pwesto. Yan po, may mga pinch rin po dyan sa tabi at saka sa taas, sa baba. Ilulusot lang po natin yun. Yan po, bali gano'n lang po kadali, no? Tsaka ho, i-scroll natin siya. Simpleng-simple lang ho yan. Bali, tapusin lang po natin yung video para makita natin kung talagang yun nga lang yung kanyang pinaka problema. Binabalik na po natin yung apat na screw. Bali, ang ginawa lang po natin dyan no, ay nilinis lang po natin yung mga himulmula na ipit dun sa kanyang drain valve.
Comment lang po kayo sa comment section ano kung may mga tanong po kayo. At kung kaya natin sagutin, sasagutin natin about dyan sa drain bulb na yan. Yan po, naibalik na po natin yung kanyang drain bulb at tara-try na po natin siyang testingin kung wala na siyang leak. Yan daw, nilagyan na natin ng tubig. At abangan po natin dito sa may drain hose kung may lalabas pa. At yun nga ho. Bali, wala na siyang leak, no? Pwede na natin siyang gamitin. Hindi na siya mauubusan ng sabon. Hindi na siya mawawala ng tubig habang tayo naglalaba. Yan o, testing po natin yan. Binalik na po natin yung palisator. At yan nga ho, wala na ho talaga. Wala nang nalabas, hindi kagaya kanina. Bali, yun nga lang ho, nung nilinis natin yung kanyang drain bulb. Subukan mo natin i-drain. Yung drain niya, okay naman. Na-drainin natin, nalabas naman yung kanyang tubig. Yan po, mukhang okay na. At kung kayo po ay gusto nyo ng mga gantong klaseng video, nais nyo yung mga gantong video, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe.